Apat na magkakaanak kapatay sa Iligan City matapos matrap sa nasusunog nilang bahay. Yan at iba pang balitang probinsya sa report na ito. Hindi na umabot sa bagong taon ang isang mag-anak sa Iligan City matapos silang makulong sa nasusunog nilang bahay. Hindi raw agad napasok ng mga bumbero ang bahay ng pamilya Bilang dahil tad-tad ng grill sa mga bintana nito. Bangkay na lang matagpuan sa kusina ang padre de pamilya na malamang daw ay tinangkapang kumuha ng tubig at apulahin ang apoy. Sama-sama namang natagpuan sa kwarto ang bangkay ng tatlo niyang mag-iina. Ayon sa investigasyon ng otoridad, problema sa linya ng kuryente ang sanhi ng sunog. Naunsyame ang paglilitsyon sa 11 kinatay na baboy sa Zamboanga City matapos kumpiskahin ng lokal na pamahalaan. Wala raw kasing permit para maglitsyon ang ihawa ng baboy at hindi rin dumaan sa city slaughterhouse ang pagkatay sa mga ito. Kinumpiska raw ang mga ito para siguruhin ligtas sa food poisoning ang mga residente. Talamak ang ilegal na panguhuli at pagbebenta ng mga endangered na seahorse sa Cagayan. Ayon sa isang source, hinuhuli ng mga mangingisda sa lugar ang mga seahorse at ibinibenta bilang aphrodisia. Mabenta rin daw ito dahil ginagawang sangkap sa ilang Chinese food. Paalala ng mga otoridad, ipinagbabawal ang paghuli, pag-aalaga at pagkatay sa mga seahorse dahil malaki umanong ambag ng mga ito sa pangangalaga ng mga bahura sa karagatan. Natagpuan ng Philippine Coast Guard ang isang sugatang dolphin malapit sa kanilang tanggapan sa Pagadian City. May malalim na sugatang dolphin na hinihinalang dulot ng pamamana o pananaksak. 3 metro ang haba ng naturang dolphin at mahigit 60 kilo ang bigat. Sinubukan pa itong sagipin pero agad itong binawian ng buhay. Paalala ng mga otoridad, ipinagbabawal ang pagpatay sa mga endangered species tulad ng dolphin. Bawal din itong katayin at ibenta.